Alright, so malaki yung pinagkaiba kay Yorme, no? Kasi siya talaga ang kukuha ng cellphone mo. Tapos, siya pa mismo ang mag-take. And then, tinatapos niya talaga hanggat maaari ang lahat ng makikipag-picture sa kanya. And as you can see, wala siyang mga ano, yung mga bantay niya. Baga maluwag, wala siyang masyadong bantay na masyadong istrikto. Talagang ang dali mo siyang malapitan, ano? Tingnan mo yung mga tao, halos sumisingit na dito sa mga marshals. Ang dali mo siyang malapitan, ano? Siya na mismo nagtitake. Tapos, siya yung lumalapit sa mga tao. Halos lahat, kunin yung cellphone. Not to mention dito yung seguridad niya sa kalusugan at sa safety din sa mga tao, no? Kasi hindi mo naman alam kung ano ang maaari na mangyari, no? Hanggat maaari, tinatapos niya talaga ang lahat ng gustong magpalitrato. Ito pwede nating sabihin ng mga marshals, ano? Pero siya talaga lumalapit sa tao, eh. Eh, yung malaking difference, ano? Mula doon sa kanyang motorcade car, bumababa talaga siya para lapitan at siya na mismo ang makipag-picture sa kanila, ano? Siya talaga bumababa, eh. Ayan, tapos, ayan, babalik na siya sa kanyang sasakyan, ano? Talagang lalapitan niya, makipag-literato. Kumbaga ay bumababa siya sa ano, sa level ng mga mamamayan. Ayan. So yan po ang pinagkaiba ni BBM at ni Isko, ano? And then balik na siya sa kanyang sasakyan. Balik na sa sasakyan ulit. Resume sa kanyang motorcade. Ayan na. So, one particular arrival niya dito. In one instance. Malaki yung pinagkaiba, eh. Kasi, siya kasi, napapalimutan talaga siya ng mga kaliwak kanan na mga marshals, mga minions, bodyguards. Ang layo kasi hindi mo siya basta-basta mahagilap na makakamayan. Unang-una, bantay sarado siya. Dito sa kaliwa, dito sa kanan. Kaya there is no way para sa'yo na malapitan mo siya. And meron mga chances na pwede niyang malapitan yung mga to. Pero pinili niyang hindi lapitan, pwede niyang lapitan mga to, eh. Ayan, oh. Ayan. Wala, dead ma lang. Hindi gaya ni Mio Isko na talagang siya talagang lalapit sa mga tao. Ngayon, ito naman ay pinagko-compare natin kasi crucial ito sa isa sa mga character ng gusto nating Pangulo, ano? Although, medyo sabihin na natin na ang siguridad ng isang Pangulo, ano? Eh, medyo tagilid. Pero dito pa lang, hindi pa Pangulo, nakikita na natin kung gaano kaganda at kapangit ang ugali ng isang Pangulo. No? Dito, one particular instance kararating niya dito. Tapos, nagpapapicture pa sila dito. Ayan. Meron siyang tinignan banda rito. So, nag-frown yung kanyang mukha, no? Bukod sa hindi pa niya tinapos muna yung picture ng mga to, meron siyang tinignan. Ayan, hindi pa siya tapos dito, tapos umalis na kaagad, umalis. Pipicture pa sila, tapos bigla siyang umalis. Ayan, hindi pa tapos, umalis na siya dyan. Ayan, exit, ayan, picture, picture, and then, di pa tapos, umalis na siya. Ayan na. Pipicture pa sila dyan, pero umalis na siya. Ayan na.
Balikan natin ah, kung saan nag-frown ang kanyang mukha. Hindi natin alam kung sino yung tinignan niya eh. Kung sino yung nakita niya na parang nagulat na parang ano to? Ayan ah, nag-frown siya dyan. Ayan ah. Ayan. Picture pa sila. Picture. Then umalis ka agad.